Madrid mismo lang. City Hall. Eto, may napansin na naman tayong mga walang magawa natin mga kababayan. Pati aircon mismo dito sa City Hall ay kanilang binabandalize. Ayan. Kahit pala aircon o hindi pa din ay binabandalize sila. Mga walang magawa nating mga kababayan, kundi iniisip lang dumihan. Ano may gagawin dito sir sa mga bagong nilagay na bakal? Mga halaman ay sasabit din sir. Pari, kailan lang sa simulan to sir ilagay? Nakaraan lang. So para magiging vertical garden din sir? Okay. Magandang tanghali mga kababayan, dito tayo ngayon sa harap ng Manila City Hall. Ngayong December 7, 2019, 12:30 ng hapon. So ngayon po ay Sabado dito sa Pilipinas. Samahan niyo ako ngayon mag-update dito sa Manila City Hall at sa Lagos Nilad Underpass, sa katabi mismo ng City Hall. Ayan, marami pong mga pagbabagong nagaganap dito. Kaya samahan nyo ako ngayon tanghali mga kababayan. At maglalakad tayo ngayon papunta doon sa Lagos Nilad Underpass para tingnan kung ano yung mga update ngayong Sabado dito sa Pilipinas, December 7, 2019. Ito may mga ginagawang pagpipintura dito, kaya meron dito mga bakal. Yan, ito na po mismo ang gilid ng City Hall. At nakikita natin dito na maraming bakal. At ito ay papalitan ng bagong mga pintura, itong mismong buong City Hall. Kaya siguro sinimulan nila itong gilid ng City Hall. So maglalakad po tayo dito and pupunta tayo mismo sa Lagos Nilad Underpass para mag-update kung ano mga bagong ginagawa sa mismong underpass malapit dito sa Manila City Hall. Ayan, ito po. At titingnan natin kung may mga nasimula na ditong pinturahan. Ayan, papakita ko po sa inyo kung gaano kataas itong mga bakal dito. Ating lapitan mga kababayan itong gilid mismo ng City Hall. Eto, may napansin na naman tayong mga walang magawa natin mga kababayan, pati aircon mismo dito sa City Hall ay kanilang binabandalize. Ayan. Kahit pala aircon o hindi pa din ay binabandalize sila. Mga walang magawa natin mga kababayan, kundi iniisip lang dumihan ang ating kapaligiran at ating dito sa Kamaynilaan. Yan, malapit na po tayo dito sa Lagos Nilad Underpass. Ayan ho. At ating i-update ito kung ano yung mga bago dito. Lalo na may mga nakikita tayo mga gumagawa dito.
naglalagay ng mga bakal sa mismong gilid at pinapalitan yung mga tiles, tinanggal lahat nila yung mga tiles. Kaya titingnan natin kung ano yung mga progress mismo sa Laguna Nila underpass katabi ng Manila City Hall. Yan, pababa na tayo guys dito sa Laguna Nila underpass katabi ng Manila City Hall. At may nakita tayong bagong nilagay nila dito sa may kabila ng underpass. Pag pumunta po kayo sa kabila, merong mga nilagay sila na Jesus Christ and the Three Kings. Ayun po yung ginawa nilang para sabsaban dahil nalapit na po ang Pasko. Naglagay na rin sila ng mga bagong parol dito sa mga poste ng mga ilaw dito sa malapit sa Bonifacio Shrine. Ayan po yung mga bago nilang lagay ng mga parol sa mga poste. Kaya bababa na po tayo dito sa Lagos Nilad para makita at malaman natin kung ano yung mga update dito. Ayan, ito po pala ang mga bagong may flat bar dito silang nilagay. At kung may time, magtatanong po tayo sa mga gumagawa dito kung ano yung mga bagong update dito dahil kung ano itong mga flat bar nila, labitan po natin kung para saan to. Ayan, bagong lagay lang po nila ito mga kababayan. At meron pa silang pattern dito, kaya kalalagay lang talaga nila. Hanggang kabila po ito pag-akit po doon sa papuntang Bonifacio Shrine. Tatanong tayo dito kay Sir kung ano-ano itong mga bagong update dito sa Lagos Nilad underpass. Ayan po, pinipinturahan na po yung tubular design dito sa ceiling ng Laguna Nila underpass. Hanggang kabila na po itong dulo pag-akyat dun sa may Intramuros, mga kababayan. Pero itong kabila ay wala pa rin po mga tubular. Yung kabila pa lang po ang natatapos lagyan at pinipinturahan sa ngayon. At halos tinanggal lahat ng mga lumang tiles ng wall dito sa Laguna Nila underpass. Ayan po, kinulayan na nila ng red itong tubular design dito sa mga bakal na nilagay sa ceiling ng Laguna Nila underpass. Ayan, binaklas na rin po yung mga tiles dito mismo, kaya lahat buong ilalim po ng Lagos Nila dito ay tinanggal na lahat nila ng tiles at papalitan po ng bago. Yan, napapansin niyo po sa ating update dito ngayon. Ayan, may mga tinibag na rin po sila dito mismong mga lumang design na nasira na, kaya tinibag na po para maging flat na lang itong ceiling ng Laguna Nila underpass. Kaya kung may pagkakataon po, tatanungin natin sila kuya na gumagawa dito kung ano po yung mga ilalagay doon mismo, kung ano yung bagong design na yun nasa wall mismo sa may hagdan. Yan, sana may makakausap tayo dito. Ayan,
Ayan, sino ito si Kuya, magtatanong tayo dito. Sir, magandang hapon. Pwede bang makausap ano may gagawin dito, sir, sa mga bagong nilagay na bakal? Mga halaman ay sasabit din, sir. Bali, kailan lang sa simulan to, sir, ilagay? Nakaraan lang. So, para magiging vertical garden din, sir? Okay. So, maraming salamat, sir. So, ito pala, guys, mga ilalagay. Ayan, maglalagay na daw sila ng halaman dito mamayang hapon. Ayan, ilalagay nila. So ito palang mga ito ay ilalagay ng mga sabit na halaman, kaya napakaliwalas na pumunta dito sa dumaan dito sa Laguna City underpass, dahil magkakaroon na rin dito ng vertical garden. So, mas lalong magiging greeny na ang Maynila dahil sa mga ganitong design. So, maraming salamat mga kababayan, ang Co-op W sa pagsama sa atin ngayon na pag-update dito sa Lagusnil at Underpass. Binong ba't nilinisan ngayong hapon? Sabado, December 7, 2019. Alas 3 po ng hapon ngayon dito. Ito, binumbahan po lahat ito ng Bureau of Fire ng Manila upang matanggal yung mga putik na dumikit dito dahil sa nakaraang bagyong Tisoy. Ayan, dahil po mga dumi dito, ito, nilinisan po kasama ang ating mga Engineering Department ng Manila. So, ito po ang mga pangyayari ngayong araw na to. Isa na rin sa update dito sa harap ng Manila City Hall. Ayan, pati po ang itong gitna na statwa ng ating Arsenio H. Lacson ay binumbar nila. Dahil dumikit na nga po yung mga likabok na naging putik dito. Kaya pati po ito ay kasama sa mga na-spray ng ating mga kasamang Bureau of Fire. Kaya ngayon ay winawalisan na lang ito dahil natanggal na yung mga nakadikit na putik, mga dahon dito.